Ako sa patuloy mga kapatid, masaya po ba kayo at tinagay na lang ng Panginoon muli dito? Salamat po. No? Nakakabuti ng Panginoon. Salamat sa Kanya sa loob ng dalawang taong mahigit na kasama muli kayo sa patuloy at pagsamba, lalo-lalo ng ating pamilya. Dito, sa oras na ito, ang Family Life Service. No, ang ating topic ngayon, ay yan, sabi natin, ano ang dapat gawin upang maging masaya ang relasyon sa pamilya? No, napakaganda yan. Bibigyan tayo mula sa sulat ng Biblia ng mga gagawin. Mga ilang gagawin. No? At sa pagkatong kinayuhan natin, ay paano maging magandang relasyon sa pamilya? Yung iba sa atin, wala pang pamilya. Ang aking mga anak ay katulungan na naalan sa trabaho at dati ang panahon sila ay nagkakaroon din ang pamilya. No? Kaya nga ang maganda ng ating topic. Ano ang dapat gawin upang maging masaya ang relasyon sa pamilya? Yan. Number one, magkaroon ng pagkakaisa. Alam niyo po ako na hindi naman Adventista ako ng Adventist. Pero nung napansa ko po yung aking thesis, nung nililigaw ko siya, namimili na ako talaga nung sa mga aking mga nililigaw na kung sino kaya ito ang pipili ko maging kasama ko sa buhay. At yun nga, nakita ko ang mensahe sa pagkita ng aking kasawa. No, napakabuti niya mga pamamaraan para maging masaya ang isang pamilya. Nakita ko sa isang Adventista. At yun nga, sabi ko, para hindi maging mabuno yung pamilya, sama na ako sa kanya. No, isang pananampalataya, magkaroon ng pagkakaisa. At, meron na limang sangka. No, ang para magkaroon tayo ng pagkakaisa, magdala natin ang healing. No, sa ating pamilya, healing. Magpatawaran sa isang isa. No, alam natin na hindi tayo perfecto. Doon nga sa Eden, sa langit, nagkaroon ng great controversy. Eh, ano ba dahil kung nandito tayo sa kalibutan? No? Punong ng kasalanan, maraming puso. At nagkakaroon ng pagkakamali ang bawat isa. Diba? Si Ana, si Ate, si Kuya, si Nanay, Tatay, meron din isang pagkukulang. At kailangan natin, yun nga, mag-usap, magkaroon ng pagpapatawaran sa isa't isa. Ang sumunod, encouraging. Pasiglay lang ng mulupay-pay. No, kung si Ate, si Kuya, nabigo, hindi siya naging trust ng kanyang trust, no, ay pasiglay natin. Pero gano'n natin, sabi niya sa mga isa siyang magigit sa Mars. Hindi siya pumasa sa unang isang. Anong sabi ng kanyang nanay? Kasi wala siyang tatay. Nanay na, sabi niya sa kanyang nanay. Anak, huwag kang marunod kayo ng pumasa. Ano po kaya-kaya?
hindi ka bumabalik ng masama. Yan nga ang pag-ibig. No? Dapat tayo ay maging mapagmahal. Ang last sharing is ipinabahagi sa iba ang mabuting na loob ng Diyos. Kung tayo po ay pinagpala ng Diyos, may mga sobrang tayong kapinansyal, kung ano man mga bagay, kung tayo ay pinagpala. No? Lalo-lalo sa ating mga kapatid, sa ating kasamang kasambahay, ay tayo ay maging mapagbigay. Bukas para, huwag natin isipin yung kapatid. Dahil sabi na, Diyos na magtutulong. No? Kaya ang natatanan na yun, ayan, yung limang na usap ka para sa pagkakasa, hindi, karibig, sexy, labi, misery. No? Ayan po. At ano pa ang pangalawa? Yung pangalawa ng gagawin natin, upang magkaroon ng pagkakasa sa pamilya, lumabas na ito. Sabi nga sa kanyang alam sa lahat ng kasalanan. Yan po. Una, ang gagawin natin, ano muna natin yung gagawin? Ha? Bale natin? Number one? Una? Magkaroon ng magkakaya. At doon ay limang pangka, nabubukos sa salitang hills. No? Ang pangalawang gagawin, itapad sa liwanag. Nandito na tayo sa tunay na iglesia. Inaanong ko po sa ako ni Noah. Nung narapat, mula naman ang Adventist, 25 years na. Tuwing ka rin yung patulan, bago magkalas ng otso, papatak na yung ulan. Kaya nga sabi ko, sa bahay sa bahay ang bago magkatapos ang ganun di ba umulan. No? Lumakad sa liwala. At bilang mga magulang, ako, kayo, mga magulang, narito yun. Malaki na pala magulang natin sa Diyos. Nainaman ang kalusugan, no, yung lahat sa ating mga anak, likas pahunggali ng ating mga anak. Ayan, kalusugan ng likas pahunggali ng ating mga anak. Yan ang malaking pananagutan natin sa Diyos. Makikita tayo sa Diyos sa pagsunod sa prinsipyo ng buhay. No? Tayo mga magulang. Kaya na ako nang nakasalamat na rin sa yung aking mga anak ngayon. Hindi ako nagsisisi na ako'y naging Adventista. Family worship sa bahay, maliliit pa, ay talaga yun ang aming sinasagawa. Kaya naman sa kanyang isipan na sila ay isang Adventista. Kaya ngayon, nandito sila sa church. No, kasama namin. Salamat. At ang sabi sa Lord de Salon, God is saved. Ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbibigay ng lawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Sa buong panahon at sa lahat ng paraan, bibigyan tayo ng kapayapaan. Sino po sa inyo ang gusto ng kapayapaan sa tahanan? Pwede po bang itatakin yung mga kamay? Yan. Alam ko lahat tayo nagsanayin ng kapayapaan sa ating tahanan. Kaya sa ating mga kunting na makaharap lumalangin tayo sa Panginoon. Tulungan niyo na tayo na maisagawa ito sa ating tahanan. Ito po ang aking talangin at palayong mga bayan.